ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan lamang sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Tiyak na natatandaan ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ng Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang iparangal namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong sinisiyasat. Kilala mo akong ganap. Ako'y iyong sinisiyasat. Kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung ang langit ang puntahan ko, piyong ikaw'y naroroon, sa Siyol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong.
Ako'y iyong sinisiyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Ako iyong sinisiyasat, kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging ito sa kadiliman, sa iyo ay hindi dilim, at sa inyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako iyong sinisiyasat, kilala mo akong ganap. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskrib at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao, mabuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagaya ka ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ko sa inyo, kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sinasabi niyo yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Ako po'y natutuwa na sa wakas ay natanghala natin muli ang luklukan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno matapos ng ilang linggong may tabing. Sa wakas, siya'y naibalik natin muli sa kanyang trono at nakita natin ang kagandahan at kalinisan ng kanyang luklukan na karapat dapat lang
sa ating minamahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin ng papuri at parangal ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At napakaganda po. Ngunit sana maging babala din yung nakikita nating kagandahan. Tsempon-tsempon naman sa Ebanghelyo ngayon, medyo mainit pa rin ang ulo ni Jesus Nazareno sa mga eskriba at pariseo, at sinabi niya at binalaan niya, huwag kayong tutulad sa mga eskriba at pariseo dahil para daw silang mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Sana po, lalo na kapag tayo nasa simbahan, nakikita natin ang kagandahan ng altar, ang gayak, ang marangal na mga palamuti. Huwag sana ito magturo lang sa atin na gandahan ang panlabas. Kaya nga kagabi o kaninang madaling araw, sabi ko sa ating mga katuwang dito sa simbahan, linisin pati likod. Kasi hindi pwedeng maganda lang yung harap tapos sa likod ay madumi. Yun yung sinasabi ni Jesus Nazareno. Ayaw na nung labas lang ang maganda pero parang libingan, maputi, makinang, pero sa loob ay bulok. Hindi daw dapat ganun tayo. At yun ang tukso sa ating mga Kristiyano na maganda yung panglabas, yung nakikita ng mga tao. Sana po hindi ganun ang sumalamin sa ating diwa kapag nakita tayo ng mga maganda sa simbahan. Sapagkat hindi lang yung panglabas ang mahalaga. Maganda po ang maganda. Mahalaga ang maganda. Ang kumikinang. No? Napansin nyo ba? Kumikinang ngayon. Bagarang bagong paligo yung mga anghel natin ngayon. Pero ito'y sana magpaalala, hindi lang nang dapat, no? Siguro iba sa atin, di ba, kanina sa salamin, ang tagal mo sa salamin. Pero sa totoo lang, di ka pa naliligo, no? Nagpabango ka na lang, pero alam mo, hindi pa lubos na malinis. Hindi ho ganun ang kalinisan na sinasalamin ng altar. Bagkos, ipinapakita sa atin, lalo na ang pinananahanan ni Jesus Nazareno, dapat gumaganda, kumikinang ang labas at lalo na ang loob. Ulitin ko, ang pinananahanan ng Diyos, ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno, ang tunay na deboto, gumaganda, kumikinang ang labas dahil nanggagaling ito sa kagandahan ng kalooban. Huwag tayong maging kontento katulad ng mga pariseyo na papogi lang, panglabas lang, mapag-imbabaw. Ang inaatupag lang nila, ano itsura nila? Anong sasabihin ng ibang tao? Sana hindi po tayo ganoon. Ano sasabihin man nila? Mabait ba tayo? Kaya pag picture taking na, ngiti ka ng ngiti. Pero pag wala na yung photographer, masungit ka na. Pag nasa simbahan tayo, parang hindi ka, no, makabasag pinggan. Pero pag nasa bahay ka na o nasa opisina ka na, napakarahas mo. Pag nasa simbahan tayo, amen, praise the Lord, biba, Poong Jesus Nazareno. Pero pagdating na pagdating sa labas, ang lutong ng mura. Hindi po yung ganong kagandahan ng ninanais natin. Hindi natin pinaganda ang altar para sabihin lang, o dapat maganda ang panglabas, kundi kaya siya maganda kasi nandyan si Jesus Nazareno. Kaya kapag nasa ating buhay, tunay na nagahari, nananahan si Jesus Nazareno, gumaganda tayo. Sana yun ang maging paalala ng ating pinalinis, pinaganda at pinakinang na altar.
na kapag nandyan si Jesus sa sareno sa iyo, sa kalooban mo, ang tunay na kagandahan ang lalabas. Yun din po yung sinabi sa akin nung naglilinis. Sabi nga po nung naglinis, yung magulang pa niya ang naglinis din daw nung marmol at altar ng Quiapo. Kaya tuwang-tuwa po siya dahil yung pamilya pa rin nila. Siya ngayon yung nagmana nung paglilinis. At sabi niya sa akin, Father, maganda po yung gagawin natin. Lalabas yung tunay na kulay. Napansin niyo ba lumabas? Makita niyo pag itinabi niyo rito sa nasa likod ko, makikita niyo yung pagkakaiba nung tunay na kulay, nung marmol. Kaya sa darating na araw, ito naman ang tatabingan para lumabas din yung tunay na kulay. Kasi yun din ang gusto ni Jesus sa rin sa atin. Lumabas yung tunay na kulay natin. Hindi yung panglabas, kundi ano ba yung nasa loob, yung tunay na kulay. At ano ba ang tunay na kulay natin? Hindi tayo nagpapakabait para magpakitang gilas sa ibang tao. Hindi tayo naggagawa ng maganda para hangaan lang ng ibang tao. Sa darating na araw, uso na yan, maraming makikipagkamayan na naman sa atin. Marami na naman ang magsasabing, ako ang tunay na tagapaglingkod. Ako ang tunay na mabuti. Pero sana bago dumating yung kampanya, nakita nyo na yung tunay na kulay. At yun ang tawag sa ating lahat, mga Kristiyano, mga tagasunod ni Jesus sa Sareno, palabasin ang tunay na kulay. Sana ganun din ang maalala ninyo kapag nakita nyo yung altar. Lumabas ang tunay na kulay ng altar, lumabas din ang tunay na kulay ng bawat isa sa atin. At ano ba ang tunay nating kulay? Tayo'y mga anak ng Diyos. Likas sa atin ang kabutihan, hindi para magpalabas, kundi yun yung biyayang ipinagkaloob sa atin simula pa nung tayo'y binyagan. Hindi tayo yung sinasabi na social media. Di ba, laging naririnig natin minsan, magpakatotoo ka lang. Kaya may ibang mga tao, ganun ang katwiran, Father, galit ako at hindi ako naiyang ipakita ang galit ako kasi nagpapakatotoo lang ako. Ayoko ng ngiti kasi gusto kong magpakatotoo kaya nakasimangot ako lagi. Pero hindi naman yan yung totoong ikaw eh. Ang totoong ikaw, hindi yung pakiramdam mo, kung hindi yung papaano ka nilikha ng Diyos. Kaya nga, sa unang pagbasa, nakita natin na paano sinabi ni San Pablo, kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo. Sapagkat ganoon tayo nilikha ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na maging magalang, maging mapagmalasakit, maging matulungin, maging mapaglingkod. Hindi natin kailangang panglabas lang ito kasi ito'y nanggagaling sa kalooban natin. Yung nga lang, katulad nung nangyari sa altar, sa pagdaan ng taon, ang dami nang tumakip, dumumi. Diba? Kaya tinanggal natin yung mga libag. Tinanggal natin yung dumi para lumabas yung tunay na kulay. Ganon din ang buhay natin, mga Kristiyano. Kaya nga tayo nangungumpisal, nagsisimba, nagdarasal, humihingi ng tawad para matanggal yung libag ng kasalanan, yung dumi ng kasamaan, para lumabas uli yung tunay nating kulay. Kaya sa paghanga natin sa magandang at malinis at magarang altar, sana po wag tayong huminto sa altar. Sana pag-uwi nyo, masabi nyo, uy, ang ganda ng altar sa Quiapo uli. Sana mas mapalalim natin yung masabi natin, pagandahin ko rin ang aking buhay sapagkat tayo rin ay templo ng Diyos. Uy, lumabas na uli yung tunay na kulay ng marmol. Sana lumabas din yung tunay na kulay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang kapatid
ni Jesus Nazareno. Sapagkat kapag nangyari yun, tunay na kagandahan, tunay na pagpapala, tunay na biyaya na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno ang naipapakita natin at naisasabuhay natin bilang kanyang mga tagasunod. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating tugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atinawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumaos sa buhay na ito naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Tahimik nating idulog ang ipapanating mga kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming mga puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming kawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami yung magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ay nanan Diyos ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa lahat sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan kami magbuti lamang sa panlabas. Kung minsan po kami nagkukunwari lamang, linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang bukal ng tunay na kabutihan at kagandahan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos na aking buhay, maawa po kayo. Ingatan aming bahay, pinsan'y ilayo. Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, nabay walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mabawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lugar ng ligaya, kahapiling simula.
San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Poong Senyor purihin, haring nasa trono, kaniyang ngalan sambahin, Viva Nazareno. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, uwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa ating mga patuloy na gawain dito sa simbahan upang ito'y lalong maging magbigay parangal sa ating pong Jesus Nazareno. Salamat po sa mga nagdadala rin po ng bigas, delata, ayut na pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Salamat po sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa kalooban, hindi panglabas. Tayo ay nagpapakabuti sapagkat ito ang tunay na kulay natin. Tayo'y mga kapatid ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kagandahan at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.